So ito na po yung part 11 sa CRUD operation. So for this video guys, ang gagawin natin, so lagyan po natin ng profile picture itong mga names. So dito sa database natin, sa table client, mag-add lang po tayo dito ng another columns para sa profile. So name natin yung column as profile. Type is blob. Okay, then save. Okay, so dito sa index natin, so mag-add tayo ng another th dito. Profile. So after dito sa count, mag-add tayo ng td. So, i-display natin dito ang image profile. So, yung profile ng mga record natin. So, refresh natin dito sa record. Okay, so nag-display na po dito. Tapos, dito naman, kung empty ang profile picture natin, so dapat may default image po tayo na mag-display. So, dito sa ano natin sa folder, so dito sa CRUD folder, tapos folder admin, so then dito sa image na folder, meron po akong default dito na image profile. So kung wala po kayo nito, so pwede kayong mag-download sa Google para gawin natin itong as profile picture if ever na empty ang profile column, so mag-display ang default. Okay, so dito sa ano natin, so dito, so mag-create tayo ng if else statement. So kapag empty ang profile. So PHP script muna. Tapos if variable row profile. So equals empty. So i-display natin dito ang image na default. So img, tapos width, lagyan natin siya ng 60, height 60. So ilocate natin ang ating default na image. So under sa image folder. So image, tapos default name that jpeg. So try natin i-refresh. Okay, so as you can see guys, dito sa profile column natin, so nag-display po ang default image. Kasi kung tingnan natin dito sa record, so wala pa siyang profile picture, so empty. Pero kapag meron na po siyang profile picture na na-upload natin, so ang profile picture na po ang mag-display dito. So dito sa statement natin, so gagamitin ang else. PHP. So dito natin i-display kung meron na po siyang profile. So ito namang sa SRC location natin. So palitan natin siya ng script yung sa value. Kasi ang ginamit natin is blob storage or blob type. So gagamit tayo dito ng data, image, jpeg, char set equals UTF-8 base 64. After dito sa base 64, so dito natin i-display ang profile picture. So base 64 encode
So, i-echo natin dito ang row profile. So, dito naman, kung tingnan natin, is naka-square po ang profile. So, gawin po nating circle. So, gagamit po tayo ng class at attributes. I-call natin ang class attributes sa CSS. So, img circle. Okay, so refresh natin dito. Okay, so as you can see guys, meron na po tayong profile dito na default, tapos ang picture is naka-circle. So, mag-create tayo ng link dito para pag-click, ma-update natin o ma-upload natin ang profile picture. Dito naman, so, href. So, lagyan natin dito ng span class. Tapos, edit pencil ang ilagay lang po natin dito. So, pwede naman natin lagyan ng word na edit. Pwede ring icon lang po yung ilagay dito. So, refresh natin. So, meron po tayong nakalagay dito na edit na words. So, dito naman, mag-create tayo ng another file sa para sa pag-upload ng image. So, under sa folder ng admin. So, right-click, new file, upload profile.php. Okay, so then, itong upload profile.php, so ilagay natin siya dito. Tapos, id, so equals, so kunin natin ang variable id. So, ang id po yung i-base natin para ma-update ang specific na record. So, try natin i-refresh. So, pag-click natin, makuha natin ang specific na ID. Okay, so since dito guys is ano pa siya, wala siyang makita kasi wala pa tayong script dito sa upload profile. So, ang gawin natin dito, mag-create tayo ng HTML tags para sa pag-upload ng profile. So, kunin lang po natin dito ang CSS natin. So, ito. So, paste natin dito sa itaas. So, lagyan muna natin ng HTML head tags. So, title, upload profile. So, dito natin ilagay ang ating CSS. Body, tapos div class container, tapos div class row, tapos form tapos mag-create tayo ng info text para sa pag-select ng profile picture. So div class form group label, then select profile picture. So then dito naman, so input, so tapos ito is file name. So, ang name dito is image. Tapos, file ang type. So, refresh natin dito. So, dito naman guys, makita natin ang choose file. So, kapag i-click natin ang choose file, so, pwede na po tayo makaselect ng picture. Okay, so, dito naman, lagyan natin ng class form control. So, refresh natin.
Okay, so ito na po yun, guys. So ang next natin, mag-add tayo ng button. So button, tapos type submit. So name submit or upload ang name natin para ma-identify natin na for upload sa image. Tapos lagyan natin ng class btn primary. So refresh. Okay, so ito na po yun, guys. So meron na po tayong select profile tapos submit button. So ang next naman, mag-create tayo ng another file. Tapos name natin is upload profile sieve.php. Okay, so itong upload profile sieve.php, so ilagay natin siya sa action. So dito sa form, tapos action. Okay, so dyan natin ilagay. Tapos dito naman sa itaas, kung napansin nyo, meron po tayong ID equals 27. So dapat itong ID equals 27, so i-display natin siya sa isang input type text para yun po yung identifier natin na yung specific na record ang ma-update. So dito sa loob ng form, so input type text name ID tapos value. Kasi kung di natin lagyan ng ganito, so lahat po ng record ma-update tapos the same ang profile picture. So dapat meron po tayong specific na record na ma-update. Tapos equal natin ang ID. So dito naman sa itaas, para mag-display talaga dito sa input type ID natin, so gagamit po tayo ng PHP script. So i-include natin ang database connection. So con.php. So dito naman, ID equals variable get. So get function ang gamitin natin dito para makuha natin ang ID 27. So then ang ilagay natin dito is itong ID. So ilagay natin siya sa loob. So i-try natin i-echo kung mag-display ba sa ating page na ginawa. So display natin. Okay, so as you can see, guys, ang nag-display dito is 27, tapos dito is 27. So tapos dito tayo sa record natin, kung gusto nating mag-update ng another record, so click natin 'yan. So specific ang record ang ma-update kasi magdepende siya sa ID. Okay, so since nag-display na po siya, so i-hide lang po natin itong ID para hindi siya makita. So i-hide natin siya. Okay, so yan, guys. So next naman, since meron po tayong script dito sa pag-select ng profile, so dito naman tayo sa upload profile sieve.php. So gagamit tayo ng script, include ang database con.php. So gagamit tayo ng if else statement. If I set post, so ilagay natin dito sa post yung name ng button. So itong upload. So copy, ilagay natin siya sa loob ng post value. So dito naman, kunin natin ang value ng input type ID. So itong ID. So name is ID. So ilagay natin siya dito. So variable ID post ID
So after dito sa ID, mag-create tayo ng git file para makita natin at makuha natin ang file info. So gagamit tayo ng FL statement. So if empty, so i-check muna natin kung empty ang file. So dapat malaman natin na empty para hindi po siya ma-save as empty file. So dito naman sa loob ng files natin, so kunin natin ang name image. So ito naman ang i-call natin, so itong image. So ilagay natin siya dito. So after sa name image, so name naman ang ilagay natin dito. So name. Dito naman sa after sa if statement, so gagamit tayo ng else. So lagyan natin ng session error. Equals. So dito naman ang gagawin nating error dito, magdepende kasi sa file type ang i-upload natin. So ang allowed lang po natin is JPEG, GIF, PNG. So for example, lagyan natin siya ng sorry, only JPEG, PNG, GIF files are allowed to upload. Okay, so it means guys, ang pwede lang pong ma-upload sa profile sa itong file extension na JPEG, PNG, and GIF. Okay? So, since meron na po tayong ano dito, sa loob ng if statement natin, so mag-create tayo ng variable file name. So, kunin natin ang file info. So, base name. Tapos files. So, equal naman natin ang image name, file type equals path info. So equal natin ang file name. So dito naman equal natin ang path info. Path info extension. So terminate. Tapos i-allow natin ang certain files format. So gagamit tayo ng variable allow type. Tapos array yung mga file extension. So for example, JPEG, PNG, GIF, so then terminate. So dito naman gagamit tayo ng FL statement. So sa array ng mga file extension, so if in array, so sa loob ng array natin, so kunin natin ang file type. So ilagay natin dyan. Tapos itong allow types. So then dito naman sa ano, mag-create tayo ng image variable equals variable files image, tapos temp name, tapos variable image content,
equals add slashes. Tapos, kunitin ang file, git content. So, i-call natin ang image variable. So, ilagay natin dyan. So, after naman dito, since meron na po tayong function sa pagkuha ng information sa image, so, dito na po tayo mag-create ng insert function. So, variable insert equals variable con. Query. Tapos, ang statement natin dito is update. So, update table client set profile column. So, ang i-update natin dito is profile equals. So, dito naman sa equals, kunin natin ang image content. So, ilagay natin siya dito. Tapos, where. So, gagamit po tayo ng where clause. So, itong ID ang kunin natin. So, where ID. Kung ano yung ID na sinselect natin or record, so, yun lang pong ma-update. So, variable insert. Tapos, i-display natin ang, for example, success message. So, success. So, successfully uploaded. Else, since meron tayong if, so, gagamit tayo ng else. Kung error, so, lagyan natin ng error message. For example, lagyan natin ng error message na photo upload failed. Okay, so depende lang po sa message nyo po kung ano yung mas maganda sa inyo. Then, please try again. So, dito naman sa if statement natin, so, lagyan natin ang else. Dito guys, itong error na to, so, i-transfer natin siya dito. So, tapos itong error na to, palitan natin siya ng empty. Since empty po yung nilagay natin dito, so, iba po yung message natin dito. So, for example, lagyan natin ng please select record to change the profile photos. Okay? So, dito naman, ating script, so, dapat i-redirect natin sa header. So, header, location, in index.php. Okay, so yan guys. So since meron na po tayong ano dito, script para sa pag-upload, tapos dito naman, so meron na. So i-try nating mag-upload ng profile picture. Okay. So try natin mag-upload. So for example, ito ang lagyan natin ng profile picture. So click edit, choose file. So, select tayo ng profile picture. Submit. Please change the profile picture. Okay, so, baka hindi po kaya ang image, yung size. So, hindi siya pwede. So, mag-choose tayo ng another image file. Ito yung gawin nating example. So, ito. Please select image change. Okay. So, check natin guys kasi may error po tayo sa pag-upload. Another value dito sa form. So, lagyan natin siya ng NC type. So, for example, multi-part. Tapos, form data. Okay, so, baka ito yung missing natin. Kaya, hindi siya ma-submit or ma-save yung profile picture. So, class. Tapos,
Okay, so refresh natin. Okay, so i-try nating mag-upload ng image or profile. So click lang po natin itong edit. So choose file. For example, itong image. Submit. So as you can see guys, dito is meron na po tayong profile picture. So for example, ito naman. So choose file. So mag-select tayo ng ibang profile picture. So, for example, ito guys. Please select. Okay, so baka hindi tanggap yung profile picture. So, try natin ito. Okay, so nito po yung profile picture. Okay. So, dito naman, pwede natin palitan itong edit. So, palitan natin siya ng instead na edit, so lagyan natin ng profile. Okay, so pwede rin ano lang tanggalin natin ang words na profile kasi nandito na po yung ano edit na icon. Okay, so yan lang guys, and I hope na may natutunan guys sa video natin ngayon. And don't forget to subscribe and support my YouTube channel, CRUD page, so more subscriber and more tutorial. And God bless.